Hi guys! It's me again, Megan Habibi. At ang topic natin ngayon ay ang aking karanasan nung bata ako. Dati kasi, nakatira ako sa Pangasinan, sa lumang bahay ng lolo ko. Umuulan noon. Ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. Noon natapos ng ulan, nagdesisyon ako magpunta sa labas ng bahay ng aking lolo, lola. Pagkalaro ko doon sa labas, naisipan kong gumawa ng papel na barko. Kung naalala nyo, kung bata kayo, mahilig kayo maglaro ng papel na barko. Yung gagawa kayo, tapos ilalagay nyo sa kanal. Yes, ganun ako. Kasi mas gusto ko yung laro ng panlalaki kaysa babae. Kasi may pagka-tibo ako. Pero hindi talaga ako tibo. Kasi may asawa na po ako. Ngayon, nung naglalaro na ako sa labas ng bahay ng lola ko at nagdesisyon akong gumawa ng papel na barko, napadaan ako sa puno sa likod ng bahay ng lolo ko. Kasi ang puno ng bahay ng lolo ko ay may malaking puno ng mangga. Ang laki-laki. Sa puno na yon ay may malaki. May duya na ginawa ang tatay ko, ang Kuya Pedro, ang tito ko, at ang mga kamag-anak ko. Naglagay sila ng duyan sa katabi ng puno. Habang naglalaro ako, sa isang side ng mata ko, nagtataka ako kung bakit parang may nakaupo na babae. Oo, tama ang narinig ninyo. Hindi ko alam kung namamalik mata ba ako o guni-guni ko lang yun. Hindi ko alam kung totoo ba yung nakikita ko o namamalik mata lang talaga ako. Pero 6 years old pa lang ako nung naranasan ko yun. Totoo, hindi ako nagbibiro. May nakita nga po talaga akong babaeng nakaupo sa puno habang siya ay nagduduyan. Sabi ko sa lola ko, nung tinapik niya ako, sabi niya sa akin, "Meg, anong ginagawa mo dyan?" Sabi ko, "Inang, naglalaro po ako ng papel ng barko. Sabi ng lola ko, "Pumasok ka dito sa loob at umaambor, baka magkasakit ka. Kasi ako po ka talaga ay mahina po yung katawan ko. Kunting ambon ko lang, nahamugan lang ako, inuubo na ako, hinihika na ako, nagkakalagnat agad ako ng bata ko. Hanggang ngayon pa naman, daladala ko siya. Pero nagpapasalamat ako kasi nakapag-abroad ako na nakaya ko yung 3 years na yun na nakauwi ako ng maayos dito sa Pinas." Ayun na nga, kung saan sana tayo napunta. Sabi ko sa lola ko, "Inang, may nakita ako." Sabi ko sa lola ko. Sabi ni Inang, "Ano yun, Meg? May babae po ako nakita. Nakaupo doon sa puno ng mangga." Biglang napasigaw ang lola ko. "Oy, naku, ukinam. Manahimik ka nga kung ano mga yung sinasabi mo sa akin." Sabi ko sa lolo ko, "Lola, hindi po ako nagbibiro. Totoo po ang sinabi ko. May nakita po akong babae nakaupo sa mangga at nagduduyan po siya." Ngayon, pinalo na ako sa balikat ng lola ko. Sabi ni Inang, "Manahimik ka nga dyan, tinatakot mo ako." Kinuwento ng lola ko yon sa lolo ko, kay tatang, at sa iba kong tita ng bata ko. At naririnig ko sila na nag-uusap at ang sabi, ng mga kamag-anak ko, siguro nakita niya si Maria. Kasi may tita ako na mahilig doon dati at namatay siya ng kabataan. Hindi ko alam kung bakit siya namatay kasi wala pa ako sa mundo nung time na yun. Napag-isip ako, siguro yung nakita ko nung time na yun is lola, ay tita ko. Nagkwento dito ang lola ko at sabi ng lola ko, "Huwag ka na maglalaro mag-isa sa puno ng mangga na yun na wala kang kasama. Kung ano-ano yung nakikita mo." Hindi naman ako pwede magsinungaling kasi ang bata nga hindi nagsisinungaling. Kung ano yung nakita ko, yun ang kwento ko sa lola ko na hanggang ngayon ay naalala ko pa. Kung maniniwala kayo sa kwento ko, salamat, pero yun talaga yung nakita ko.
At hanggang dito na lang, si Megan Habibi, sana. Sana nagustuhan po ninyo ang aking kwento at may dumaan po tricycle sa Y. Ang ingay. Sana nagustuhan po ninyo ang aking kwento dahil malapit na po ang Bundas, malapit na po ang November 1, November 2 at marami na naman po kababalaghan sa TV ang mapapanood ninyo at kahit saan. At yun, shinare ko lang po yung mga naranasan ko nung bata ako. At hanggang dito na lang ang kwento ni Megan Habibi sa susunod po ulit. Salamat! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.